So kapag ka po ganitong may pisi, ang una po nating nilalagyan ng buhangin diyan, ito po tapat ng pisi. Guys, magandang tanghali po. Ako po ay gagawa ng kulungan ng baboy. Kasi gusto ko na pong mag-alaga uli ng inahin. So, nasira po dati yung aking mga kulungan ng inahin. Kaya ngayon po, gagawa po uli ako dito. Dito po, yan. Ako po ay nag-aasinta po dito ng hollow block. At aking po lalagyan na uunti-untiin ko po muli na ako po ay maglagay ng inahin. Gagawin ko po isang diretso papunta doon. Yan. Sana po masubaybayan niyo po ang aking pagsisimula muli pagbabalik sa aking pagbababoy. Dati po kasing babuyan ito doon po sa mga hindi po nakakaalam. At ginawa ko po na puguan o magkaroon po ng ASF at nasamsam po yung sa akin. Kaya nawalan po ako ng space para po sa baboy. Kaya sa ngayon, nag-adjust po ako. Ito po yung aking patiner po ang nilalagay ko dito. Sa kasalukuyan, meron po ako doong inaalagaan na yun, puputik, madudumi pa. Kasi humiga po dito. So, dito ko po ilalagay yung inahinan ko. Plano ko bumili ng mga F1 para mag-start po ulit ako. Habang ako po ay nagpapalaki na yon, kasi may tatlo pong babae doon, kukunin ko po ang babae, gagawin kong inahin din. So akin naman po na habang doon nagpapalaki, para meron na po akong umaanak dito, para hindi na po ako masyado mainip. Sana po masubaybayan niyo po ang pagsisimula ko at nakita po natin yung successful po muli. Huwag lamang po sana tayo mapapasok ng anumang virus. Yan, ginagawa po natin na lagay ng inahin. Bali, pinaflooringan ko na po yan. Ang kapal po ng flooring natin dito po sa taas. Sa taas na side ay 3. Tapos doon po sa baba, 2. Bali, may klebe. Para po yung tubig ay pababa. So, dito po yung magiging labangan at doon po sa huli yung dumi. Ito po ang daan. Yan po. Lalagyan ko lang po muna siya ng 6 na Bartolina kasi yun lang po magkakasya. Pag natanggal ko po yung mga kulungan doon ng rabbit, saka nalinis ko, duduktungan ko na lamang po uli. Then, habang tayo po yung naglalagay diyan, unti-unti po natin na makakabili tayo ng inahe na panlagay po diyan. Piniprepare lamang po natin yung ano, yung mga paglalagyan. Para ako po ay makabalik muli sa pagbababoy. Yun po, makikita niyo po yung blue na drum na iyon. Yun po yung mga biogas ko. Kargado po yan ng gas, kaya po ay nakalutang. Pero nakaluto na po kami doon. Sobra-sobra na po yung gas niyan. Diyan lang pep, diyan. Yan. Pagod pa? Okay, pahinga ka lang muna. So kapag ka po ganitong may pisi, ang una po nating nilalagyan ng buhangin diyan, ito po tapat ng pisi. Ito. Bali, kakahigin po yan dito sa may tapat ng pisi. Yan. Then kapag ka nakahignan sa tapat ng pisi, saka gaganyanan, nalagay mo pep diyan sa gitna. Yan, para makuha po yung level ng ano. Yan. So,
pagka ganito na ako, kita na kung nasaan yung level. Then yung mga gitna, mga butas na ganito, papalaman na lang yan. Tulad nito, alagyan natin. Medyo malikot lang po ang camera kasi isang kamay ko lang po ang nag... May hawak ng camera eh. Tapos may hawak akong kutsara. Ako din lang po ang gumagawa, inuutay-utay ko. Lahat po dito, ako lang po ang gumagawa. Ayan, mga katukatulok yung pamangkin ko. Kapag nakuha na po na ganan ang may mga PC, yan, katulad yan, lalagyan natin yung may mga PC. Kapag ito may mga PC, ay meron na. Kita na po natin yung lube up. Kita na po natin yung mataas. Mamaya na lang yung bubuliin. So, ito po mga lubak na ito. Ito na lamang yung pupunuin uli. Ganun lang po. Nalagyan mo ng pagkian. Ano magkakalat. Hahalo na lang ng isang halo. Bali, nakatatlong supot na semento po yan. Sa tatlong supot na semento, siguro may labangan na yun. Ang timpla ko po ay anim na supot na buhangin tsaka isang semento. Hindi ko na po nilagyan ang graba. Wala po kasi akong available na graba. So makapal naman po yan dahil ano ay tres ang una. Dos po yung baba. Kaya matapang po yan. Makakapal po yan. Hindi na maaan ng baboy. Yan, konti na lang po at buo na ang flooring. Bali, nagamit ko po dito ay tatlong semento. Ito na po yung ginagawa ko po na kulungan ng baboy ng mga inahin. Ito na po yung gestating pen. Dito po ilalagay yung mga dumalaga at saka mga inahin. At dito na po yung pabubuntisin din. Ako po ay gagawa pa doon sa likod na yon ng farrowing pen. Yung pong paanakan. Kasi mahaba pa naman po ang space diyan. Gagawa po tayo diyan ng farrowing pen. Ito po yung gestating pen. Ang nagawa ko po ay bali anim na slot. Sa akin pong pagsisimula muli, magsisimula po muna ako sa paunti-unti. Dahil medyo mahal po ang kapital. Malaki-laki ang kapital para po sa mga gilt. O kaya ay dumalaga. Malaki po ang puhunan. So ito po, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na slot po. Bali, hindi na po ako na masyadong nalakihan dito sa gastos dahil ito po yung dati ko na mga pinagtatanggal ko. So ngayon, kinakabit ko na po ulit at ang gagawin ko po yan ay pipinturahan ko po para mas maganda. Para balik po sa pagkabago. Yan po. Bali, meron po ako ng possible na hanggang 6 lang muna. Then, sa mga susunod pa po, pwede po mag-extend pa po tayo dito sa parto. Marami pa lamang pong nakalagay kasi mga yung giniba ko po dati doon, dito ko po mga pinagtatambak. Yan. Na doon po ang puguan, saka yung babuyan. Tapos, ito naman po yung mga patiner diyan. Dito po ako gagawa ng inahinan hanggang sa muling makabalik po ako sa pag-iinahin ng baboy. Yan, nawa po ay masubaybayan niyo po itong aking muling pagbangon, pagbalik, pagbabalik po ng aking pag-iinahin. Ito po sa mga hindi po nakakaalam, dati po kasi na piggery po ito ay noong mag-ESF. Pinagbabaklas ko po. Ginawa ko pong puguan. Kaya ngayon, wala po akong kulungan. Kaya muli gumagawa po ako dito.
Kaya po medyo mabagal ang paggagawa ko dahil nag-iisa lang po ako nagagawa dito. Inuunti-unti ko na po, kayang-kaya naman po. Ganito po ang style ng kanilang pakainan, yan. Tapos ito, may ukab diyan. Yan. Okay, maraming salamat po. Doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, makikisubscribe po para po kayo ay maging update kapag ka po ako may mga pinopost na video. Maraming salamat po.